Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Isang mapagpalang umaga para sa inyo. Dinala na naman dito, Rusi 125. Ang issue ng motor ni boss, umaandar kapag nag-headlight o nag-flasher, namamatay yung kanyang makina. Pinilit na dalhin dito, iniwan na lang ng mga nagagawa dito sa aming dike. So sila yung mga nagagawa ng riprapping doon, no? Riprapping. So ang issue nito, umaandar pag nagbusina o nag headlight flasher, namamatay. So yan ang ating ito troubleshoot. So try na muna natin i-on. So walang starter, walang busina, walang flasher. So wala, try natin paanda rin mga idol. O, tadyakan na lang muna natin. Tadyak natin. Ayaw na umandar. O, shout out sa may-ari nito. O, ayan. Ayaw na umandar, mga idol. So, sa pagtro-troubleshoot ng ganitong issue, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step, tutumbukin natin yung eksaktong sira niyan. So, pag ganyan ang issue na ayaw umandar, tapos pag nagpla-plaser, busina, namamatay. So, ang ginagawa ko dyan, syempre, check-in na muna natin dito sa kanyang high tension wire. Kung may kuryente bang linalabas, so tanggalin na muna natin to. So dito sa kanyang capacitor noise, lagi natin check-in mga padreng na dapat yung kanyang high tension wire dito hindi siya corrosion. At sa pagkakataong yan, corrosion, so ang ginagawa ko lang dyan, pinuputulan ko yung dulo para lumabas yung pinaka-wire. So ayan, lumabas na. Tapos susi natin yung motor. Check natin kung may lalabas na na kuryente dito pag tinatadyakan. Ah, try natin. Oh, meron naman, oh. Mga idol, oh, meron, oh. Isa pa. Matigas eh. Medyo mahirap tadyakan. Ayan. Meron naman kuryente. So, peso tayo maganda. Meron sa dyakan. Ito. So, meron naman. So, ayan, meron naman. So, ngayon ang gawin natin, ibalik na natin ito. Balik na natin. So, ito na, balik na natin. Try na natin panda rin. Parang gusto niyang umandar pero palyado mga padreng. Ayun o, palyado. Ha? Ayun o, palyado. So pag ganyan ang issue mga boss, umaandar, palyado, ayaw magtuloy. So sinasabi ni padreng, pag nag-switch ng headlight, tuluyan ng namamatay, tila nag-aagawan. So pag ganyan ang issue, lilipat tayo dun sa kabila. Dito sa kanyang side cover. Tanggalin natin to. So ayan mga padreng, baklasin natin to, yung kanyang side cover. Napaka-importante mga padreng na sa pag-troubleshoot, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat step by step talaga tutumbukin natin yung eksaktong sira para hindi mapagastos yung customer, para pabalik-balikan tayo. So ang gagawin natin dyan, hanapin natin yung socket ng kanyang stator.
Ito. Checkin natin yung socket ng kanyang stator. Dito sa kanyang stator, ayan. O, ayan. Pagpag natin. So, checkin natin kung may sunog. Etong Rusi 125 na to ay battery operated siya dahil wala siyang block na may red. So, pag battery operated, pag nagkaroon ng mga sunog yung socket, sigurado kalimitan na pag nag-headlight tayo, maandar na mamatay talaga. So, ngayon, balik natin to. Yan. Tapos, ang gawin natin, check natin yung kanyang battery kung may laman. Check natin yan. Gamit lang tayo ng test light. So, wala siyang flasher, walang busina. Check natin. Ayan o, walang laman ang kanyang battery. Ah, na-drain mga idol. Na-drain. So, pag ganyan ang issue, drain yung kanyang battery pero mukhang bago pa yung motor. So, ang gawin natin, tanggalin natin itong kanyang positive ng battery. Ito, tanggalin natin ito. So, yan, natanggal natin. Gamit yung test light, mga padreng. So, gamit yung test light, lagay lang natin yung test light clip sa negative. Tapos, try natin tadyakan. Dikit natin ganyan. Dapat yan iilaw. So, dun muna ako sa kabila. Natin kung ilaw. Tadyakan ko. Kung walang ilaw. Isa pa. So mga padren, confirm natin walang ilaw. Sa madaling salita, walang pumapasok na boltahe dito sa kanyang battery. So ang gawin natin, tanggalin natin yung kanyang bangko. So, tanggalin natin yung bangko. So, yung mga padreng, natanggal na natin yung mga bangko. Ang purpose kasi natin, tatargetin natin dyan from stator to regulator yung kanyang mga socket. So, ang gawin lang natin, tanggalin natin dito yung socket ng kanyang stator. Tapos, ang gawin lang natin, mga idol, hilain natin yung kada wire. So ito, matigas naman. Matigas. 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 So kalimitan, minsan nahuhugot o naglulus sa mga ganito. So bago tayo magbaklas ng tangke. So ito, galing stator, good naman. So dito, check din natin, try natin hugutin isa-isa. Ito. O, ayan. Focus natin camera. O, hugutin natin yung kulay pink. Dapat di natin mahugot yung green. Tapos yung kulay blue. Okay. Yung kulay yellow. Hugutin natin. Yun, nahugot o. Nahugot. So, minsan dyan nagmumula. Maluwag yung mga socket. So, angat lang natin dito. Tsaka natin ibalik. Balik natin. Tapos, tatadyakan uli natin. Unugot dito sa isa. Sa yellow. Ayan. Naibalik na natin. Ayan. Let's try natin balik yung socket. Ito. Balik natin. Kaya na, balik na natin sa akin. Kasi hilahilain lang natin. Okay, ngayon, same procedure, gamit yung ating test light. I-negative natin yung clip. Tapos, tadyakan natin kung iilaw dito sa part na to.
So ganun pa rin, ayaw pa rin maglabas ng kuryente. O tanggalin lang natin to, tong hose dito sa tangketa. Dahil tatanggalin natin yung tangke, may 10 mm dito sa taas. So yun na nga mga padre, natanggalan natin yung kanyang bangko, yung kanyang tangke. Pero wala pa rin linalabas na kuryente dito sa kanyang red wire o yung papuntang battery. So pag ganyan ang issue mga boss, ito yung socket ng stator. So ang gagawin natin dyan, puputulin natin to, itong dalawang wire. O kaya pwede rin naman tayo dito magputol sa papunta dito sa kanyang regulator. So ngayon ako, ang ginagawa ko dito muna, putulin natin yan dito. Ito, putulin natin. Okay, pasukan na lang natin ng wire para hindi na tayo magpuputol. Pasukan na lang natin ng wire yung yellow. Pwede rin naman yung pink, papasukan natin. So kuha muna ang wire. So ayan, sinuutan ko yung kulay pink na wire. So sinuutan ko ng wire. Ngayon, gamit yung ating test light, check natin. Ilagay lang natin sa ito yung clip dito sa kabilang terminal, ganyan. Tapos susundutin natin yung kulay yellow na wire. Ito, susundutin natin ang test light. Tapos tatadyakan ko, dapat yan iilaw dito. So dapat yan iilaw. Ayan. So tutok lang natin yung camera, baka pag tinadyakan ko hindi makita. So ayan o, lipat lang ako doon sa kabila. So ayan, tadyakan natin. Kikita ba? So ayan ah, tatadyakan ko. Dapat yan iilaw. Ayan. Pati ilaw. Umilaw ah. Kita ba? So umilaw mga padre. So ibig sabihin, good yung ating stator. So ngayon balik natin. So ayan, nabalik na natin yung kanyang socket. Pakasaksak lang natin maigi. Okay, tapos ang targetin naman natin dyan mga padre yung kanyang socket na regulator. So ito yung socket ng kanyang regulator. Ngayon ang gagawin lang natin dyan, tanggalin natin. So ayan natanggal na natin. So susuotan lang din natin ng wire yung alin man sa dalawa, yung pink or yellow. So dito, nandito yung yellow, nandito yung pink. So same procedure lang, susuutan lang natin. Kaya natin sinusuutan yan dahil nga hindi natin makli-clip yung test light dyan. So yan, sa pamamaraang ito mga padreng, malalaman natin kung may putol lang sa linya. So hindi na ako nagputol. So ganito na lang, sinusuutan ko na lang ng wire. O yan. Tapos tatadyakan uli natin yan mga padreng. Lalagay uli natin yung clip dito. Ayan, ganyan. Same procedure lang. Ayan. Tapos itong kabila na to dito sa kulay pink dito sa taas, dapat yan iilaw. Okay? So ikot uli ako. Dito sa kulay pink, so, dapat iilaw ah. Kita ba yung test light?
So yun mga padreng, sa pagkakataong yan, good naman yung socket ng stator sa baba. Dito. Papunta rito, good naman. Ngayon, ang gagawin natin, ibabalik na natin to. Ito, babalik na natin. Yan. Balik na natin yan. Okay? Pagkabalik natin yan mga padreng, etong red wire, eto yung red wire, galing siya dito sa ating regulator, galing dito yan. Yung red wire, dapat ito maglalabas ng kuryente ito. Dapat maglalabas ng kuryente ito. Ngayon ang gawin natin, lagay lang natin yung clip ng test light dito sa negative. Tapos sundutin natin yung red wire, ganyan. So dapat iilaw. So try natin. So yun, confirm. So yun, nakonfirma natin, hindi pa rin naglalabas ng supply itong red wire galing regulator. At sa tingin nyo mga padreng, ano yung problema? So bago tayo magpalit ng pyesa, ang ginagawa ko muna dyan bago magpalit, try na muna nating i-twist to itong mga terminal. Yan, twist muna natin bago tayo magpalit ng pyesa. Para humigpit. So yan, twinis ko muna. Tapos balik natin. Yan, twinis ko muna. So hindi basa-basa agad tayo nagpapalit ng pyesa. So try uli natin. So ayan, try uli natin yung red wire. Dapat iilaw. So wala pa rin mga padre. Nga. Kita ba? Wala. So ibig sabihin, ang may problema dyan, yung kanyang regulator. Regulator po yung may problema dyan. So ito yung may problema. Yung kanyang regulator. Ayan. So ayan yung may problema. Kung bakit umaandar, dahil itong Rusi 125 battery operated. Pag umandar, nag headlight, namamatay. Kaya nawalan din siya ng mga flasher busina. Linobat na rin yung kanyang battery, pero mukhang bago pa. So sira yung kanyang regulator. So ayan, papalitan natin yan. Mga padreng, kinata natin yung kanyang socket. So ito yung kinasa natin. Ayun, TTGR. So subok na natin yung TTGR. Ngayon kung mapapansin nyo yung wire ng luma, apat lang. So yung kakasa natin, mas magandang klase, limang wire. So ito, may input siya papunta sa accessories wire. So para kontrolin niya yung labis na kuryente, para hindi lumobo yung battery. So ayan, shout out kay Sir RJ, siya yung may-ari niyan. Pinakita ko sa kanya na hindi naglalabas dito sa output dito sa ating red wire. So ito, ikakasa na natin. So huli na natin tong red wire. So ikakasa ko na muna rito. Yan, ginamit na natin yung kanyang lumang socket. So yung mga padreng, nakabit na natin yung bagong regulator. So naka-negative yung ating clip. So kanina, di ba boss, nakita mo? Hindi umilaw na. O yan, o daw. So, suutan natin dito, tsaka natin patadyakan kahit hindi nakasusi. Pakitadyak mo, idol. Ayan, oh. Oh, di ba? So, ngayon, ang gawin natin, ibalik na natin yan. So, try natin panda rin kung pumapalya hanggat nandito si boss para makita niya. So, ang gagawin natin, papanda rin natin. So, yun ang issue ng motor ni boss. Nadala niya pa rito, sira yung regulator. Marahil may karga pa yung kanyang battery. Kaya nadala niya rito. Ngayon, pag nag-headlight siya, busina, flasher, namamatay dahil nga inaagawan ng supply galing dito sa ating battery. So, hindi ko na muna kinabit yung positive supply. So, pag yung regulator ay sira, pag hindi nakakabit yung positive,
automatic yan na hindi under pag sira yung regulator. Under lamang yan kung bago yung battery o may karga, tsaka mo idikit to. Kasi ang nagsusupply sa ating CDI ay direct current mula dito sa ating battery. Pero pag bago yung regulator, kahit walang battery, under po yan. So try natin, paki-start mo nga kung under. Kaya bago na yung regulator. So start mo. Oh, birit mo, birit mo. Oh, mag-headlight ka. Oh, magbusina ka. Oh, may busina, mag-flasher ka. Flasher, oh. Pumapalya ba? Hindi ba, sir? Ah, hindi daw pumapalya. Oh, ayun, mga ilaw niya, nangagsigana na, may flasher na. So, kanina ba? Patay muna. Kanina, pag gumandar, nag-headlight ka, namamatay, di ba? Ayun, oh, shout out kay Sir RJ ng Samal Bataan. Ayun, kasama niya. Isang kaway dyan, boss. Ayan. So yung mga padreng, sana nagustuhan nyo yung ganitong tutorial, at kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.